Welcome sa channel natin mga kalikot. May pinayo sa ating Bluetooth speaker na KST1140 yung model niya. So shoutout natin si Sir Luisito Guerra and family. Sila yung may-ari nitong ayusin nating Bluetooth speaker mga kalikot. Inayos na natin to dun sa kanila. Kaso inuwi ko lang kasi may iba pang problema. Kasi ang problema nito daw yung kanyang micro USB, yung kanyang charging. So natanggal siya. Dinikitan na lang nila ng siguro glue or mighty band. So sinubukan ko siya guys na nirekta yung kanyang charging. So ganun pa rin, wala siyang display. Ang problema kasi nito guys, wala siyang display, wala rin siyang power, pero nagcha-charge siya. So yan yung mga i-check natin mamaya guys. So welcome ulit guys sa ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Buksan muna natin siya. Kapag tinanggal nyo guys yung mga wire nya, mas maganda kapag picturean nyo siya or i-video nyo. Para pag binalik nyo, mas madali nyo na lang siyang matandaan or madali nyo na lang siyang maibalik. Kasi titingnan nyo na lang sa video or sa picture nya, mas madali natin siyang maikabit. So check muna natin guys yung kanyang battery. Try natin kung may laman siya or subukan muna natin para makita nyo rin kung may display siya or wala. Ayan guys, nakakabit naman yung battery natin. Ayan. So wala siyang display. Try na rin natin siyang i-charge kasi nilagyan ko na siya ng wire or nirekta ko na siya kasi wala na yung kanyang micro USB. Yan, plug natin. So yan guys, ayan o. Umiilaw naman yung charging niya. Kaso, yan, wala siyang power dito sa kanyang display. Or wala siyang display. Tapos, check rin natin yung kanyang battery kung may laman siya. Ayan guys, walang laman yung kanyang battery. Ayan, nagni-negative siya. Ayan. Wala palang laman yung kanyang battery. Try natin yung isang battery ng Bluetooth speaker na inaayos rin natin. Try lang natin lagyan siya ng battery kung magpa-power siya. Gamitin natin guys yung battery nitong isang Bluetooth speaker dito sa ginagawa natin. Parang low voltage na kasi yung kanyang battery, parang hindi na gumagana. Ayaw kasi matanggal yung battery niya dito sa kabila, kaya ginanito na lang natin siya para matry lang natin kung okay yung battery niya or gagana itong ginagawa natin. So tinanggal ko na siya sa socket niya kasi magkaiba yung socket niya, mas maliit kasi ito. Try natin i-power. Yan, naka-power na pala. Bali sundot lang natin guys kung magkakaroon siya ng display. Baka sira kasi itong kanyang battery. Ayon. So may problema nga sa kanyang battery. Okay na yung unit guys, may display na siya. Oh. So yung battery yung may problema. Kaya siguro din na hindi nagcha-charge kasi sira yung battery or yung kanyang BMS. So at least na-check natin siya. Sira yung battery, okay naman yung board niya. Saka nag-display naman siya. I-check natin guys yung kanyang battery. Tanggalin muna natin. So at least na-check natin na good yung board niya. Na-try ko na rin siya na tinanggal yung kanyang battery noon, nung una mga kalikot. Tinanggal ko yung battery niya tapos chinarge natin. So wala talaga siyang display. Ngayon guys, nakatanggal na yung kanyang battery. Sinubukan ko siya. Nagkaroon na siya ng display. Ayan.
So parang na-shock. Ayan, nag-display na siya. Kasi sinubukan ko doon guys na kahit nakatanggal yung battery na dapat magkaka-display siya. So ngayon guys, ayan na nagka-power siya kahit nakatanggal yung battery. Siguro na-shock siya nung nilagyan natin siya ng good na battery. Ayan, nagka-display na siya. So ayan guys, baklasin natin yung battery niya. Check natin kung okay yung or kung may BMS siya doon sa loob ng battery. Check natin kung shorted o hindi. So ganyan kasi siya mga kalikot kapag charger lang yung nakakabit. Kung walang suporta ng battery, yon parang napuputol-putol yung sounds niya. A few moments later. Natanggalan natin yung kanyang battery. Ang hirap lang kasi tanggalin yung mga ganitong battery guys sa mga Bluetooth speaker. Buksan natin siya mga kalikot. Check natin kung anong mayroon dun sa loob. wala pala siyang BMS. Ayan. So wala siyang BMS mga kalikot. Kumbaga rekta siya. Check natin. Tapos yung kanyang battery, ayan, nakaparallel lang para tumaas yung kanyang watt hour. Hanap muna tayo guys ng pang-shock natin dito sa battery kung kaya pa natin siya ma-revive. I-shock natin siya, baka pwede pa. Malamang hindi to nag-charge. Parang na-drain na kasi ito mga kalikot. So hanap muna tayo ng pang-shock natin na power supply. A few moments later. Na-shock ko siya ulit mga kalikot sa ibang power supply. So ganun pa rin. Namamatay yung ating power supply. So sinubukan ko siya sa 6 volts na power supply ko. Namamatay yung ating power supply. Ngayon, ganito na lang gagawin ko guys. May available naman akong battery. Yan, ito na lang gamitin natin. Ito naman guys, good naman to. Check natin. Yan. Para hindi na tumagal yung video natin. Ayan, may 3.3 siya na laman. Check natin din yung isa. Ayan, may 3.8. So, ito na lang yung gagamitin natin, guys. I-parallel din natin siya, katulad nito. Ito rin yung gagamitin nating wire niya. Kasi dalawang power supply na, guys, yung 39 natin na pinang-shock. Same pa rin. Baka madali pa yung power supply natin. Kaya itapon na lang natin tong battery niya or pakita natin sa may-ari. Tapos ito na lang yung ilalagay natin. Same pa rin, 3.7 pa rin yung ilalagay natin na dalawa. Ayan. Kaso naka-parallel lang siya. Gayahin rin natin to. Siguro drain na to mga kalikot tapos hindi na nagpa-function. Tanggalin lang natin tong kanyang plain sheet para yun din ang gagamitin natin dun sa kabila. Nakabit na natin yung wire niya mga kalikot. Yan. So nakaparallel siya. Kapag nagkakabit kayo guys ng wire niya, kung saan yung positive, dun nyo rin ilagay yung black at saka yung red. Itong black natin yun yung negative, yung red natin yun yung positive. Subukan muna natin i-plug bago natin ayusin ito or balutan. Yan, try natin kung magkaka-display. So, hindi siya naka-plug sa ating charger. Try lang natin kung magkaka-display siya. So, yan guys. So, ibig sabihin yung battery yung may problema. Sinubukan naman natin siyang na-shock. Kaso lang, ayaw niya magpakarga at saka namamatay yung pang-charge natin. Dalawang charger na yung ginamit natin, ganun pa rin. So, yung battery niya nga yung may problema. So, okay na siya mga kalikot. Oh. Try natin nga i-charge. Subukan natin kung iilaw yung charging indicator niya. Ayan. So, okay naman. Yan. Check upin natin yung IC ng charging niya.
Yan, so hindi naman mainit. So okay na siguro ito mga kalikot, sa battery lang nagkaroon ng problema. Tapos yung dati niyang battery, papakita natin sa may-ari. Yan. Para may bidin siya. nalagyan na natin ng glue yung kanyang battery. So nakabit na rin natin yung battery niya. Try natin. Ayun. Tapos itong wire niya mga kalikot, ilipat natin sa likod para maganda naman tingnan. Hindi siya sagabal sa harap. Ayan. Bali dito na lang natin padadaanin yung wire niya. Tapos dito natin siya itatago. Ayan. Para kapag gusto nilang gamitin or gusto nilang i-charge, dito na lang nila hugutin yung kanyang wire. Dito natin siya itatago. Para pag full charge siya, itatago na lang nila dito yung kanyang wire. Para malinis tingnan. Lakas ng ulan mga kalikot ha. Parang may bagyo siya. Ito na guys yung wire na galing dun sa likod. So dito pa rin natin siya ilalagay sa dati. Tapos pinagbuhol natin siya para maglock lang dun sa likod. Tapos kapag kayong nagkakabit, tansyahin nyo na lang kung gaano kahaba. Ayan, lumalakas yung ulan. Try na natin siya i-plug sa charger niya. Or i-plug natin sa charger. Yan. So, nagcha-charge naman siya mga kalikot. Medyo lakasan na lang natin yung boses natin kasi lakas ng ulan sa labas. Yan, try na natin i-power. Ayun. So, battery lang guys yung problema niya. Ito lang yung pinalitan natin. So, try na natin. Siyempre, ilalagay natin yung no copyright, baka makopyright tayo. So, okay na siya mga kalikot. So, hanggang dito na lang guys yung video natin para dito sa ating Bluetooth speaker. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa natin mga video. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-subscribe yung isa ko pang channel, yung Biyerong Provinciano. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang kanyang Facebook page. Okay na lahat mga kalikot. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye-bye.